shout out kay Creepy Cheesecake, aka Antingera. Subscribe din po kayo sa kanya. Shout out kay Janine Arguela, kay Elmer Abanero, grupo ni, at sa mga kapatid natin dyan na nagtatrabaho sa Hometown Printing Press. Sa may mga gustong magpaprint ng anuman, pwedeng-pwede sa kanila. Boss Chris, itong karanasan na ito ay nangyari noong nakikitira pa kami sa bahay ng lola ko, sa side ng tatay ko, sa isang probinsya ng Iloilo. Noong mga panahong iyon, ay isa pong tagaayos o tagakumpuni ng sapatos si tatay sa bayan. Yung nanay ko naman ay mayroong maliit na tiyangge sa baryo namin. Ako po pala si Georgina. Bali sa bahay ni Lola, kami-kami lang ang nakatira. Mayroon na rin kasing mga pamilya noon ang mga kapatid ni tatay. Tsaka yung lolo ko ay wala na noong mga panahong iyon. Yung baryo namin, Boss Chris, ay napapaligiran ng mga nagtataasang puno at mga palayan. Malapit yung bahay namin sa ilog na noon ay napakalinaw ng tubig na halos araw-araw naliligo kami doon ng mga kaibigan ko. Ngunit ngayon ay ayaw ko nang mabasa ang mga paa ko sa ilog na iyon kasi umiba na ang kulay ng tubig. Kasi noon, maliit pa lamang ang populasyon ng baryo namin at maging sa mga karatig baryo. Isa sa mga naunang nanirahan sina tatay at lola sa baryong ito. Tumandok ang tawag sa kanila o yung tawag sa mga taong unang nanirahan sa isang lugar. Magpahanggang ngayon. Alam nila tatay ang bawat pasikot-sikot sa baryo. Kilala nila ang lahat ng taga doon. At kilala din nila kung sino mga bago at dayo. Ang edad ko noon ay 11 anyos at medyo may muwang na ako sa mga panahong ito. Isang araw, nasa tiyangge kami ni nanay. Doon ay tumutulong ako sa kanya sa pagbebenta sa mga bumibili. At ang mga panahong ito ay summer at bakasyon na namin at walang pasok. Maya-maya pa ay may isang ali na napadaan sa tiyangge. Ngunit bumalik ulit ito at nagtanong sa amin. Sa pagkakatanda ko ang tinanong niya, "Nasaan dito ang bahay ni Gemma, yung Buntis?" Tanong niya, Boss Chris. Kaagad namang sinagot ni Lola na noon ay nasa labas ng bahay at nagwawali sa gilid ng tiyangge. "Tatlong bahay mula rito. Pamilya mo ba sila?" Tanong ni Lola. Ganon talaga si Lola, Boss Chris. Sa tuwing may bago sa lugar ay tinatanong kaagad niya ang mga detalye. "Oo, bibisitahin ko sana siya. Kakilala niya ako at kaibigan." Dagdag pa ng ali. Parang normal lang po na usapan iyon, Boss Chris. At parang tipikal lang na sitwasyon. Maya-maya pa ay pumasok si Lola sa tiyangge at doon ay nag-usap kami ng kung ano-ano. Yung tiyangge namin, Boss Chris, ay parang kubo ang dating. Mayroong dalawang bintana sa bawat gilid tsaka nasa harap yung mga paninda namin. Kaya makikita talaga namin kung sino ang mga dumadaan at kung sino ang papalapit sa tiyangge namin. Maya-maya pa ay nakita naming papalapit si Tita Gemma. At noong nakarating na siya sa tiyangge ay kaagad naman siyang tinanong ni Lola at sinabihan ng, "Gemma, may bisita ka pala. O heto, tamang-tama. May mga kakanin kami dito para sa kanya." Sabi ni Lola, "Ha? Wala ho kaming bisita, Aling Mina. Wala namang pumunta sa bahay." Sagot ni Tita Gemma na ikinagulat namin. Kaagad na sinabi ni Lola sa kanya
ang lahat tungkol sa isang ale na nagtanong kung nasaan ang bahay niya. Hala, baka naligaw yon. Tsaka sinong bisita? Ano ang itsura niya? Sagot ni Tita Gemma. Hindi, payat at medyo matanda na. Nasa 50 anyo siguro. Basta ikaw ang hinahanap niya. Kaibigan mo raw siya. Sabi ni Lola. Ha? Wala akong kaibigan na ganun. Tsaka po, alam niyo naman na dayo lang ako dito. Sa Gimaras talaga ako lumaki. Alam niyo naman na sumama ako kay Mister dito. Sabi ni Tita Gemma. Agad kami nagtaka, Boss Chris, kung sino ang aling iyon. Sabi ni Tita Gemma, maghintay-hintay lang daw siya. Baka kasi totoo ngang tinuntun siya ng kakilala niya o kapamilya. Lumipas sa mga oras ay bumalik si Tita Gemma sa tiyangge at sinabihan niya kami na wala talagang bisitang dumating sa bahay niya. Hapon na noong sandaling iyon. Maya-maya pa ay may napadaang mga ate o aita sa Tagalog. May mga daladala silang walis at mga maliliit na bote. At kung dadayo man po kayo dito sa Iloilo ay magpahanga ngayon, makikita niyong mga ate na nagbebenta ng mga gamot na ginawa nila. At syempre, mga walis. Ay salamat na padaan sila. Tamang-tama. Sira na yung walis natin dito. Sabi ni Lola habang papalapit ang dalawang ate. Noong nakalapit na sila ay agad na nagsabi ang isang ate. Boss Grace, alam kong taga Iloilo ka. Alam mo yung tono ng pananalita ng ate. Heto ang sabi niya. Diyos ko, mukhang mapapasabak ako nito ah. O sige. Manang, ang inyo balay, damo unot. May isa katigulang agabantay sa inyo. Sa Tagalog ay, manang, yung bahay nyo ay maraming laman. May isang matanda ang gumagabay sa inyo. Sabi nung ate, si Lola Boss Chris ay agad namang naniwala sa sinabi ng ate kasi si Lola ay meron ding paniniwala sa kababalagan. Ngunit sabi ni Lola, kahit anong mangyari, huwag daw kaming humawak sa palad ng mga ate kasi mayroon silang malakas na usog. Ito ay ayon sa sinabi ni Lola. Bumili si Lola ng walis tingting. Pinatong lang ni Lola sa mesa ng tiyangge ang bayad niya. At agad naman itong kinuha ng ate. Maya-maya lang ay pumunta ang usapan kay Tita Gemma. Napatingin ang isang ate kay Tita Gemma. At nagulat kami nung nanlaki ang mga mata ng ate. Hindi ko na po babanggitin sa tono ng ate ang sinabi niya. Direktang Tagalog na lang po Ate Georgina. Kasi hindi ko kaya. Nanlaki ang mga mata nung ate habang nakatitig kay Tita Gemma. At sabi niya, uy, minarkahan ka ng aswang. Kanina lang. May emosyon na sabi nung ate. Ewan ko Boss Chris kung gawa-gawa lang iyon ng ate para bilhan siya ng mga dala niyang gamot na pangontra din sa aswang. May mga dala rin silang tawas at mga kamangyan o ang tinatawag nilang insenso. O ito, sa'yo na to. Pausukin mo mamaya. Sabay abot nung ate ng kamangyan kay Tita Gemma. Alam niyo po Boss Chris, alam mo na malabong magbigay ng isang paninda ang isang ate. Kasi binebenta din nila ito. Ngunit noong sandaling iyon, kusa niyang binigay kay Tita Gemma ang insenso na kasing laki ng kamao ko sa mga panahong iyon.
nakikita namin sa mukha nung ate na nag-aalala siya para kay Tita Gemma. Huwag mong patulugin ang asawa mo. Tsaka yung mga lalaki sa bahay niyo. Babalik-balikan ka niya. Magpauso ka ng kamang niyan. Ipahiwatig mo sa kanya na alam mong nandyan siya. At magtanim kayo ng bukok na itlog sa bawat sulok. At eto, bilhan mo ako ng lana. Pag bumula, may aswang. Sabi nung ate, natawa kami ni na Lola Boss Chris kasi parang sales talking ang ginagawa nung ate kay Tita Gemma. Ngunit hindi rin nagdalawang isip si Tita Gemma na bilhin yung lana. Maya-maya bumili din si nanay at hindi nagtagal ay umalis na yung mga ate sa harap ng tiyangge. Sa pagsapit ng gabi, nakarating na sa bahay si tatay at ang unang sinabi niya, "Piyesta pala bukas sa kabilang baryo, kaya pala maraming ate kanina dito." Sabi ni tatay, "Alam mo yan Boss Chris, sa tuwing may piyesta noon ay maraming ate ang dumadayo." "O Ate Georgina, alam ko yan, naranasan ko din na mausog ng ate." Pagkatapos naming maghapunan ay kaagad kaming pumasok sa kwarto ni Lola. Si nanay at tatay ay nasa isang kwarto. Kami naman ni Lola ay nasa kwarto niya. Nauna akong natulog noong gabing iyon. Hanggang sa nagising ako sa malakas na sigaw ng isang kapitbahay namin. Yung mga aso ay nagtatahulan at nakarinig din ako ng mga sigaw ng kalalakian. Narinig kong dali-daling lumabas ng kwarto si nanay at tatay. Kinatok ni nanay ang kwarto namin at pagbukas ng kwarto, nakita kong hawak-hawak ni nanay ang lana na pinili niya sa ate. Inalasan niya ito at nakita ko Boss Chris na bumubula ito. Agad kaming lumabas ng bahay at tinignan kung sino ang mga nagsisigawan. Kumuha si tatay ng malaking flashlight at maniwala kayo o hindi, yung mga nagsisigawan ay nanggagaling sa bahay nila Tita Gemma. Tama ang babala sa kanya nung ate. Kaagad kaming lumapit sa bahay nila Tita Gemma hanggang sang ilan sa mga kapitbahay namin ay nagsilabasan. Sigaw ng sigaw si Ate Gemma na may aswang. Muntik na raw siyang talunan ng aswang sa bintana ng kwarto niya at nakatulog raw ang mister niya. Buti na lang daw, nagising si Tita Gemma at nakita niya yung nilalang na iyon. Nakita ko ulit na kinuha ni nanay ang lana, ngunit hindi na ito bumubula. Isang indikasyon na baka ang bahay namin ay dinaanan pa ng aswang na iyon. Kasi nung nasa bahay kami ay bumubula ito. Tatlong bahay pa naman bago makarating sa bahay ni Tita Gemma. Pinakalma si Tita Gemma kasi nga buntis ito. Bawal sa kanyang matakot o mag-alala. Napagdesisyonan nila Tita Gemma na sa bahay muna matulog. At si tatay at ang mister naman ni Tita Gemma ay doon sa tiyangge natulog. Pero nakita ko na uminom pa sila ni tatay ng alak. Hanggang umaga raw sila magbabantay. Kinaumagan ay nadatnan naming gising pa sina tatay at ang mister ni Tita Gemma. Hindi nagtrabaho noon si tatay. Pagsapit ng gabi, ay wala namang nagparamdam kay Tita Gemma. O siguro, alam nung aswang nagising ang mga tao sa loob ng bahay nila. Pati na yung ilang mga tao sa baryo namin ay alerto noon. Kahit si tatay ay pagising-gising ito tuwing gabi. Nagpatawag si Tita Gemma ng magaling na manggagamot na galing pa sa ibang bayan. Ngunit ang sabi lang ng manggagamot, ang mga makikita natin sa paligid ay o ang makikita natin sa paligid ay maaari nating gawing panangga tulad ng karit
isang malakas na pangontrang karit, sabi nung manggagamot. Isabit lang raw ito sa bawat lagusan ng bahay kasi nakakaramdam daw ng pangingilo ang mga aswang sa tuwing makakakita sila nito. Iyon lang naman ang sabi ng manggagamot. Sinunod iyon ni na Tita Gemma. At tama nga naman. At lumipas lang ilang araw at buwan hanggang sa nanganak si Tita Gemma. Hindi na sila binalikan pa. Hanggang dito na lang siguro yung kwento ko, Boss Chris. Kasi ito lang yung naaalala ko. Madamo gid nga salamat sa paghatag mo sa amon sang kalingawan. Georgina ng Iloilo.